i-share natin ngayon sa inyo ang paggamit ng ATM, advantage ng ATM. So, kapag mayroon kang savings account sa anumang bangko, karamihan dito, pwede mo ilipat yung, pwede kang mag-send or receive ng pera 24 hours. So, gaya ng nasabi ko, ang advantage ng ATM ay napakarami. Kasi ito guys ay walang oras, 24/7 working. Ngayon ang ipapakita ko sa inyo, sinubukan kong mag fund transfer. Although nagawa ko na to before, ipinakita ko lang, ipapakita ko sa inyo ang video kung paano siya ka-successful. Dito ang ginamit kong account ay ang aking Arbank payroll going to Metrobank savings account na gamit ang RCBC savings account. So hopefully sa aking pag first trial sa ganitong scenario ay nag-successful guys. Successful yung fund transfer niya. So nagkalta siya sa Arbank ng ayon sa desired nating amount at napunta naman doon sa ano sa savings account natin ng Metrobank. Ibig sabihin yan, generally talaga ang paggamit ng ATM machine through fund transfer ay napaka-effective at napaka-convenient. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang actual kung nakinuha ng video para sa tutorial nito. At confident talaga akong makakatulong. So, ayan lang guys ang nagagawa ng isang mayroong savings account. So, send and receive money 24/7. Pwede mong accommodate. So, pwede rin yan sa online. May online banking tayo. Ito naman ay through online ATM nga lang ang gamit mo. So, kung kailan ka free, saka mo siya gawin. Diba? Napaka laking privilege ng binibigay sa atin ng mga online. Yun lang guys. Siguro sa mga nagtatanong kung may charge, syempre guys, kung mag-withdraw ka dyan, may charge. Mag-inquire ka, may charge. So, pero reasonable. Siguro sabihin na natin ang pinaka-maximum na charge niya for any amount mag-transfer mo ay 50 pesos. Ay kung magta-transfer ka naman ng 10,000, 5,000, di ba sulit na. Yun guys. Tingnan niyo itong aking video. Successful siyang nag-transfer at para na rin sa mga baguhan at natatakot mag-fund transfer, ito yung guide nyo. I-review nyo lang. Ulit-ulit nyo lang napakaralin. May instructional naman ang machine. Napakasimple. Hindi mo na kailangan mag college diploma para matutunan mo to. High school graduation, elementary, kayang-kaya to. Siguro, in your first try, so mag-try ka muna ng small amount. Diba? Hanggang sa ma-master mo. Kasi ganun din yung ginawa ko before. So, even ngayon, pag first time kong mag-transfer, sinusubukan ko muna yung siguro 50 pesos, 100 pesos. Ngayon, pag successful siya, saka mo siya tuloy ng malaki. Yan guys. Tingnan nyo yung video. Yan guys. Dito, sinubukan nating i-transfer from aking Arbank to Metrobank gamit ang RCBC. Yan. Makikita nyo sa video. Ayan yung ginagawa natin. Yan. Tingnan nyo. Okay. Ayan po yung paggamit natin ng Metrobank. Arbank to Metrobank. So, puro po yan ang aking payroll yan. Fund transfer. Tapos, yung other bank. Dahil Metrobank. Tapos, yan, Metrobank. I-insert mo yan yung account number. I-share mo account number.
Depende po yan sa account number ng Metro Bank. Ilang digit ba yun? 16 digit ata yun. Tapos, kung na-import mo yung account number, yung okay mo lang, i-share nyo ng amount, kung magkano yung amount na ita-transfer nyo. Tapos, input nyo na yung okay nyo lang, instructional naman yung machine, madali lang. So, kailangan kasi guys, medyo mabilis kayong mag-input ng number kasi mabilis mag-time out yung machine. Yan, nag-successful naman yung ating transfer. Yan guys, ang at example ng savings to savings lang. Puro savings lang yan guys ha. Yung palang RCBC ko ay Arbangko payroll yun. Pero is considered payroll, is considered savings. Pero hindi lahat ng payroll guys. Tanong nyo muna sa employer kung pwede. Sa bangko nyo pala kung pwede siyang payroll. Kasi meron kasing payroll na exclusive. And thank you guys. That's all guys. Thank you for watching.